Hi guys, hello everyone, hello mga Sisilab, welcome back again to our YouTube channel, and this is me, your Sisilab's Chading. And for today's video mga Sisilab, ay magkukolor po tayo. Color na something enhance, improve, at masasabi nating premium color. Alright mga Sisilab, introducing the most enhanced and improved hair color with Kukwa Butter Technology, ang tinawag nilang Bremode Premium Color ng Bremode Performance. At nito ngang buwan ng Agosto taong 2021 ay nag-launch ang Bremode Performance ng new set of product, ang Bremode Premium Series with Kukwa Butter. At syempre kasama po dyan ang kanilang hair colorant na merong 50 shades of total na pwede nyo pong pagpilian. Ang kanilang oxidizing cream na merong 6%, 9% at saka 12%. Tingnan nyo ang kanilang new packaging mga Sisilab, mula sa kanilang oxidizing cream hanggang sa hair colorant. Napaka-bongga, napaka-classy at napaka-ganda niya tingnan. Itong new set of products ng Bremode Performance ay masasabi kong dekalibre at pang high-end at pwedeng-pwedeng ipangtapat sa ibang brand. So ngayon mga Sisilab, susubukan natin itong bagong-bago at fresh na fresh ng Bremode Performance, ang Premium Series with Kukwa Butter, at excited na akong makita ang premium quality na mga product na ito. At kung excited na rin kayong makita ang ating clients' hair color transformation at kung anong mga shades ng color ang ating gagamitin, let's get started! Alright mga Sisilab, so before tayo mag-proceed sa ating gagawin, na ito muna yung client's hair. Kung mapapansin nyo, meron siyang up to level 6 or 7 na lift ng color ng kanyang buhok. At kung mapapansin nyo rin, uneven ang kanyang color dahil doon sa pinaka-roots area niya ay medyo dark, nasa level 5. At yung the rest ng kanyang buhok ay medyo matitingkad na. At dahil fashion color ang gagawin natin sa buhok ng ating client, kinakailangan natin itong i-wash out or i-bleach yung buhok ng ating client. So kinakailangan natin i-reach yung up to level 9 nung blandness ng kanyang buhok before tayo magkulay. So alam nyo naman mga Sisilab na once na fashion color ang ating gustong i-achieve, kinakailangan na i-bleach muna natin yung buhok ng ating client para ma-achieve natin yung desired color na gusto natin. At kung anong fashion color or shades ang ating ikukulay sa buhok ng ating client, yan ang abangan nyo dito sa videong ito. At ang ginamit ko dito na pang-bleach mga Sisilab is yung Bremode Hair Brightener. So hindi ko na lang po ipapakita yung buong process ng pag-bleach dahil hindi naman to yung pinaka-main video na ito. Abangan nyo na lang po sa ating next video upload kung paano natin ito bleach. Ngayong na-bleach na po natin yung buhok ng ating client at naka-reach na tayo ng up to level 9 ng lifting ng kanyang color, ngayon naman po ay i-apply na po natin ang ating Bremode Performance Premium Series na color. So ngayon man po ay magmimix na po tayo ng ating hair colorant mga Sisilab. Meron po tayo ditong 8.11 Very Light Ash at saka 9.18 Light Smoky Blue, at ipagmimix po natin itong dalawa. So kuha lang po tayo ng 50 grams ng ating Very Light Ash. Then magmix din tayo ng 50 grams ng ating Light Smoky Blue. So meron po tayong 100 grams all in all na hair colorant. At bago natin siya lagyan ng oxidizing cream ay i-mix muna natin yung dalawang hair colorant na ating pinagsama. At dahil 100 grams all in all ang ating hair colorant, maglalagay naman tayo ngayon ng 100 grams ng ating oxidizing cream. Syempre yung ginamit natin dito ay 6%. Bali 1:1 ratio po yung ating hair colorant at oxidizing cream mga Sisilab, then i-mix natin yan ng maigi.
And now let's proceed sa ating application mga sisilab. So yung ginawa ko na mixture mga sisilab ay apply ko muna siya sa pinaka roots dahil ito ang magsisilbing pinaka shadow niya or transition. Char. So nag-focus muna ako mag-apply dito sa pinaka roots mga sisilab. And with regards sa mixture nitong Brimode Performance Premium Series na pangkulay mga sisilab, hindi siya mahirap i-apply, hindi siya sticky, napaka-smooth lang niyang i-apply. At isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa pangkulay na ito mga sisilab ay mabango siya, hindi siya mapanghi, amoy pang mayaman. Masasabi ko talagang premium quality yung product na ito mga sisilab. At kung napansin nyo kanina yung kanyang pinaka-packaging, napaka-klase niya tingnan, hindi siya tinipid. Alright mga sisilab, so ayun, malapit na po tayong matapos mag-apply sa pinaka-root area. Ang susunod na po natin gagawin ay mag-mix ulit tayo ng panibagong kulay para doon sa ating pinaka-base or sa body part na color. I-make sure muna natin na well saturated yung ating application sa dito sa part na to mga sisilab before tayo mag-proceed sa ating next application. At mag-mix na ulit tayo ng panibagong mixture mga sisilab para sa ating base color or sa ating pinaka body parts. So meron po tayo ditong 10.11 ash white color, then i-mix din po natin ng 8.17 milk tea ash. Yan po yung ating pinaka color sa base. Kuha muna tayo ng tag 50 grams sa kanila mga sisilab, bali 50 grams sa ating ash white color. Then sa atin naman pong milk tea ash color ay 50 grams din po. Then i-mix muna natin yung dalawa nating colorant bago natin siya lagyan ng ating oxidizing cream. At pagkahalo natin, lalagyan na po natin ng ating oxidizing cream at ang aking gagamitin dito ay 6% lang din mga sisilab. Then ipaghahalo natin siya ng maigi. Bali 1:1 ratio din po ang ating pong mixture mga sisilab. 100 grams sa ating colorant, then 100 grams yung ating oxidizing cream. Then pagka-mix natin ng ating color ay magpo-proceed na po tayo ngayon sa ating application. At nag-start na ako mag-apply at tinuna kong applyan dito sa mga sides, sa front area mga sisilab. Tell you honestly mga sisilab, maganda ang kanyang oxidizing cream or yung naging mixture natin dito dahil mabango siya. Hindi po sticky yung ating mixture, hindi rin siya ganun ka-watery. And according sa ating client mga sisilab, hindi daw mahapdi at makati yung pangkulay na ginamit natin sa kanya. At isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito mga sisilab is yung pigment ng color na ito dahil napakabongga niya, kapit na kapit, kitang kita yung kanyang pinaka pigment. Alam nyo ba mga sisilab, habang ina-apply ko yung kanyang pang-color, kahit na hindi pa ako tapos mag-apply dito, kitang-kita ko yung pigment ng kanyang color, as in kitang-kita talaga siya at lumalabas talaga yung kanyang pinaka-pigment. At dahil dyan, excited na akong matry ang iba pang mga shades of color nitong Brimode Performance Premium Series with Cocoa Butter. I'm so excited na mailabas ito sa market mga sisilab para matry nyo na rin yung pinakabago ng Brimode Performance Premium Series. At kung gusto nyo makakuha ng mga latest update tungkol dito sa kanilang new product, i-like nyo lang po yung page ng Brimode Premium PH. At ilalagay ko na lang po yung link ng kanilang page dyan sa ating description or sa comment box below. We'll be right back.
Alright mga sisilab, malapit na tayo matapos mag-apply ng ating fashion color na merong very light ash plus light smoky blue sa ating pinaka-roots at syempre sa ating base na ash white plus melty ash. Excited na po ba kayo sa ating magiging result? Dahil ako excited na ako mga sisilab, and let's find out sa kanyang result. At sabay-sabay natin panoorin ang ating ginawang hair color transformation gamit nitong Brimode Performance Premium Series Cocoa Butter. There you have it mga sisilab. So ito na nga po ang kanyang look sa ating hair color transformation gamit ang Brimode Performance Premium Series Cocoa Butter. Ano po ang inyong masasabi? Comment your thought below. So hanggang dito lang po ang video nito mga sisilab. Maraming salamat po. Sana'y nag-enjoy kayo. And kung nagustuhan nyo naman po ang video nito, please give this a thumbs up. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and click the notification bell para always po kayo updated pag meron po tayong mga bagong upload dito sa ating YouTube channel. And this is Chading saying have a great hair day always mga sisilab until our next video. Bye!